Hi! Good evening! Ayan, at Monday na naman po ngayon. Gabi na dito at ako'y galing sa labas. At syempre, ako ay pawis-pawisan dahil mainit po dito ang panahon. Humid. Ayan, naglalaro sa average na 40. Ayan, ang humid. So, ayan, at gabi na po dito dahil kanina tinamad ako maglumabas kasi nga napakainit. So, nagtiyaga ako sa noodles at itlog. Ayan, mga kasari-sari, despot, jackpot. Kahit man magsipag ako, ay hindi pa pwede, baka mag-collapse ako sa init sa labas. So ngayon, nagpilit akong lumabas ngayong hapon, at least wala ng araw. Ayun, medyo nabawasan naman ng konti. So ayan, nakakita ko ng sariwang dilis. Ayan, diba? Puting-puti pa ang mata. Ito, torta natin. Hindi naman sabihin pwedeng okoy yan kasi ang okoy, hipon lang. So, ingredients natin, isang itlog, sibuyas, at saka ang ating parsley. Yan. Sa iba, tawag kinchay. Tapos, meron tayong garlic. Yan, napakadali po. At gagamit tayo ng all-purpose na harina or flour. Ayan. So, ayan. At umpisahan po natin ang maggayat na ating iluluto para makita ng mga bagets. Sa mga nanay at tatay ay alam na nila to. Ito po ay para sa mga estudyante na mga hindi pa natutong makapagluto ever. Mga simpleng lutuin lang po ang ginagawa ko sa tuwing day off ko at yun lang ang kaya ng budget ko. Ayan. Kumusta po ang mga kababayan ko dyan sa Pilipinas? Mga Pinoy sa mampanig ng mundo at saka sa netizen. Ayan nga, netizen ko, wala ko lobo, sikat. So, gagayat na po tayo. So, ayan, at ginayat ko ng ating bawang. Ilagay na rin natin sa fish. Ayan. Gagayat natin ating bawang. So, ngayon naman ang ating onion. Ayan. Ayan, gayatin ko lang po. Diba? Ang bilis-bilis kong mag-gayat. So, ayan. At nagayat na natin ang onion. Ilagay na rin natin sa fish. Ayan. Ayan. So, ganyan ang nangyayari. Halo-halo. So, gayatin na rin natin ang ating parsley. Ayan. Medyo tanggalin natin yung matigas na part. Ayan, tinagal ko yung matigas na part. At ang ating ihahalo lang ay yung maliliit. Ayan. So, ating gagayatin siya ng maliliit. So, gayatin lang natin. So, ayan. At habang pinipino natin, kailangan medyo pino siya para kung may bata o masarap kainin pag yung hindi masyadong malalaki yung gayat. So, i-mix na rin natin. Malinis po ang aking kamay, ha? Mga maglinis ng kamay bago maggayat. Kasi ang ating kamay kung ano-ano ang hinahawakan. So, ayan. At nandito na tayo sa portion ng mixture. So, lagyan natin ang ating salt. Tansyahan lang ang paglalagay ng asin. Ayan. Ayan. Tatansya mo kasi bawat tao naman may mga uwido yan. Alam natin kung marami na. Tapos, maglagay tayo ng all-purpose na harina. Siguro dalawang kutsara. Ayan. Pwede na siguro ang isa. Isa't kalahati. Ayan. Ayan. Huwag masyadong marami, baka maging bread na siya. So, ilalagay natin ang itlog. Bati-batihin natin. Ayan. So, ayan. Dagdagan pa natin ang isa para mas yummy. Okay. So, pagkatapos niyan, lagyan natin ng black pepper powder. Ayan. Tapos, lagyan din natin ng kaunting Ajinomoto.
Ayan. Naparami. Pero okay lang. Hindi naman ako mahihilo niyan. So, i-mix lang natin. Mix, mix, mix. Kailangan mix na mix siya. Ayan. So, ayan, imimix natin ng mabuti ang ating isda na gagawing tortang dilis. Ayan, habang minimix ko ito ay gusto kong i-shout out. Shout out po kay Mr. Dodong Habuleya at kay Marites Kitis Almeres Samonte. At big shout out din po kay Mr. Alex Miranya Pastores ng Angono Rizal. At saka big shoutout din po kay Hana Gabayeron at big shoutout din po kay Mr. Larry Palines ng Mauban, Quezon. Ayan, siya po ay kababata ko rin ng high school. So ayan mga kasare-sare on the spot jackpot at tapos na tayo mag-mix at tayo ay pwede na mag-prito. Ayan, mag-prito na tayo. At abangan nyo ang ating masarap na tortang dilis. Ayan. So, ayan. At tayo ay magluluto na ng tortang dilis. Ayan. So, hindi kailangan malalaki para maging maganda ang ating torta. Ayan. Ganyan lang ang ating paglalagay, hindi masyadong makapal para peel na peel natin ang ating yan. Para-paraan lang yan. Ayan. Hindi natin kailangan magmadali. Pero hanggat may space, kailangan nating maglagay para hindi nasasayang ang ating panahon. So, ayan. Atin lang hintayin mag-brown at atin ang babaligtadin. So, ayan at nag-golden brown na. Baliktadin na natin. Ayan. Ayan. Ayan, ang ganda-ganda ng ating torta. So ayan at atin ang aahunin ng ating tortang dilis dahil golden brown na siya. Sarap-sarap na amoy. Ewan ko lang sa personal na taste kung masarap pa din. Hindi na ako naglagay ng tissue. Ayan. Kasi ayan, pwede na natin. So, ayan, natapos na tayo magluto. Tayo po ay kakain na. Kakain na po tayo, mga kasare-sare on the spot jackpot. Ayan ang aking torta. Sarap naman. Diba? Hindi na po ako naglagay ng sausawan, kahit anong sausawan. Kasi sapat na, iba. Pero yung iba, mahilig talaga sa sausawan. Ako, gusto ko maglagay ng ketchup pero okay na. Bagong luto. Masama lang dito pag yung
kakain ka. Yung malamig na siya. Kaya kailangan pag naluto na, kaunting lamig lang, kain na na. Bera na agad. So ayan mga kasari-sari ang despot, jackpot. Ang sarap po. Try nyo. Ang sarap. Umpisa na pala ng face-to-face ang ating eskulyahan dyan sa Arten sa Pilipinas. Alam ko mag-enjoy yung mga bata kasi ang tagal na wala. So ayan, kung may mga dapat tayong baguhin sa ating mga sarili, ayan, yung pagpapasalamat natin sa Diyos kung anong meron tayo, makontento tayo, kung anong meron tayo, huwag tayo maghangad ng higit. Kung anong meron, pagkasyahin, kumbaga. So ayan, hanggang dito na lang ang aking vlog. See you on Monday. At hindi na ako nakapag-upload ng maaga ngayon. It's late ito, baka bukas na maaga na. So ayan, mga kasari-sari on the spot jackpot. Maraming salamat po sa aking mga subscriber. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po. Enjoy ko lang po ang food. Ayan, God bless sa ating lahat. Bye-bye. See you on my next vlog on Monday.